Ayan, isang matalog, matayog na lipad po. Hahapon po, ayan. Medyo, ayan ha. Nagkakaroon lang din tayo ng kaunting pagbabago dahil dalawang huling linggo na po tayo na magkakasama dito po sa ating Itulay online tutorial at kasama niyo po ang inyong Itulay tutor na si Tutor Jessica, bagamat wala po ngayon ang Tutor Mica sapagkat po ay may importante lamang siyang mga bagay na aasikasuhin sa kanyang paaralan. Muli po, isang magandang hapon po sa lahat ng mga tutis all over the Philippines mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na welcome po tayo sa ating DepEd Itulay sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube channel ng DepEd Itulay. Happy watching po sa ating mga tutis na nakasubaybay sa atin simula pa ng first quarter hanggang sa huling linggo o huling dalawang linggo. Ayan, nag-excite na po ang inyong tutor Jessica. Ano nga ba itong sorpresa na naghihintay sa ating mga tutis? Well, ito na nga ating huling dalawang linggo ng paglalakbay ng Ibong Adar na sapagkat papunta na tayo sa pinaka-exciting part. Oh, 'di ba? Napaka-exciting talaga. At syempre, umpisa na po natin ang Filipino 7 ng Ibong Adar na sa pamamagitan po ng isang dagli ang pagbati sa lahat ng mga kawani ng SDO Rizal headed po by Dr. Susan Diel Oribiana, ang aming SDS, our PSDSS Mr. Ramon T. Patay and Mrs. Arceli G. Tejada. At syempre po ang aming school head, Dr. Connie A. Madrid. Magandang hapon po. At syempre po sa aming head teacher na si Sir Jason Balahadja, ang aming Filipino chairman, Mrs. Madeline D. Balbaloso. Nakaka-promote lang po bilang teacher too. Congratulations po, Ma'am Mads. At syempre po, happy watching din po sa ating mga kapwa tutors na bagamat nag-check na sila ng forms at ayos na po ang kanilang grades, eh patuloy pa rin po sila na naglilingkod sa ating mga tutis. At syempre, binabati din po natin ang iba mang mga tutis gaya na lamang ni Samantha Blasi. Ayan, first honor talaga. Si Shimari Sagun, Kerobin, at syempre si Julan. Hello din po sa mga taga Dasmariñas Integrated High School. Bagamat wala po ngayon ang Tutor Mica, eh kapit lang po tayo hanggang sa matapos. At syempre, sa San Mariano National High School, Pampanga High School, LFG Diamantina National High School. At hello din po kay Ma'am Janet Flood Patayon from Massachusetts, USA. Ayun, talagang madami na talaga mga excited na malaman ano nga ba ang magiging hahinatnan ng paglalakbay ni Don Juan sa Reino de los Cristales. At syempre, hello din po sa mga bagong dating pa. Ayan, si Mark Platon, si Carlo Miguel Malonzo, at syempre si Richard Ginto. Ayan, long time no see each other. Yun, medyo papatapos na din tayo sa huling dalawang linggo nga ng ating apat na markahan. Ayan, napakabilis talaga ng panahon, ano? At syempre, umpisa na po natin yan sa higit pang pagsubok. Ayan, nabitin tayo sa nakaraang linggo na tampok nga natin ang mundo ng kaharian ng Reino de los Cristales. At sa pagtatapos nga ng ating tutorial ngayong ikapitong linggo, ikaw ay nasahan na nagagamit ang dating kaalaman at karanasan sa pag-unawa at pagpapakahulugan sa mga kaisipan sa akda. At syempre, ang pinakamagandang layunin ngayong hapon ay ang nagagamit ng angkop na mga salita at simbolo sa pagsulat ng script. Ayan ang inyong magiging susunod na hamon maya-maya lamang. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa pinaghanguan ng ating module ngayong hapon mula po sa SDO Negros Oriental. Ayan po ang ating ika-apat na markahan, module number 7. Ayan, talagang lucky number talaga ang number 7. Ano? At syempre, eto na nga, ipapakita na natin ang pinakamaganda at talagang ginalingan ng mga papapakitang obra nung nakaraang linggo. Unang-una, si Samantha D. Blasi. Alam nyo ba na madami talagang mga kat ng mga tutis kahit na iba-iba man ang estilo ng pagbuo ng kanilang tula. Ito nga ay may paksang
pag-ibig sa dalawang pangunahing tauhan, si Don Juan at si Maria Blanca. Ayan, napakahusay talaga ni Samantha Blasi. Hello sa'yo! At syempre, pangalawa, ito na, si Alrisa Zaiday Tigasa from Pampanga High School. Talagang, wow, napakadami talaga mga talented na mga shooties dahil nagpadala din sila ng kanilang video ng mga tulang ipinapadala sa atin. Pagbati sa inyo at syempre, sumunod pa, ito talagang manghang-mangha ko. Paano kaya maging estudyante o maging mag-aaral na si Kit Andre Morada? Ayan! Mula po sa Dasmariñas Integrated High School at medyo nagkaroon lamang po ng brownout sa aming paaralan. Kaya tuloy lang po natin ang ating kwentuhan. Mula po yan sa Dasmariñas Integrated High School. Pagbati rin sa iyo, anak. At syempre, pinakang huli, ito, nagbabalik ito na isang tutee or alumnus na si Mark Platon mula po sa Sagad High School. Talaga naman, si Mark Platon talagang ginalingan niya. Kahit na bagamat panandalian lang siyang nawala, bumabalik pa rin siya sa ating programa. Kaya naman, eto pa, meron pa tayong bago ha. Ito si Shimari Sagun from San Mariano National High School. Ayan, pagbati din kay Shimari. At syempre, isa-shoutout na po natin ang ating mga pinakaktibong paralan. Eto, lima lang naman sila. Ang Baruya High School, Pampanga High School, LFG Diamantina National High School, Dasmariñas Integrated High School, at San Mariano National High School. Palak! Baka naman na may kasamang puso. Ayun, bagamat nagkakaroon lang tayo ng kaunting technical problem sa aming paralan dahil nga nawalan talaga kami ng kuryente, saktong-saktong nagla-live ako ngayon. Pero sige, laban lang tayo mga tutis. At wala pong bibitaw hanggang sa huli dahil nga magsasama-sama pa rin tayo hanggang sa huling linggo sa susunod na Miyerkules. Ano? Kaya umpisa na natin ang ating pagpapakita pala. Ayan, nakakaipon na tayo ng panibagong badge. Ayan. Ayan, dahil sa kasipagan ninyo. At syempre, bumabalik talaga tayo sa dating normal. Ayan na nga po. Bumalik na po yung ating kuryente. Oh, diba? Nabigla rin ako, no? Ayan. Ito ang inyong makukuhang gantimpala. At abangan ninyo sa susunod na linggo, ha? Sa pagtatapos ng ating session. Pag nakumpleto niyo po itong mga badge na to, ay may isang malaking sorpresa po kami ni Tutor Micah. Kaya abang-abang lang kayo ha. Syempre, binabati din natin si Ma'am Lizelle Buen at si Ma'am Jan. Ayan, si Ma'am Jocelyn Bacani. Ayun. Yan, nakikita ko na kasi mga nagko-comment ng ating mga guro. Ano? Maraming salamat po sa patuloy na pagkapit. Lumalaban po talaga tayo. At ito na nga, umpisa na natin ang ating leksyon sa isang pagpapakita ng lihim ng paliwatig mula sa nakaraan. Ayan, ibigay niyo lamang ang kahulugan o pahiwatig sa mga sumusunod na palaisipan. Ayan, mga palaisipan ito na nagmula sa korido na Ibong Adar. Napiliin lamang ang titik ng tamang sagot. At i-type nyo lamang sa comment section. Huwag kakalimutan lagyan ng bilang. Ayan. Siyempre, pusuan nyo naman kung handang-handa na kayo magsagot. Ayan. Handa nyo lang yung mga dalire dahil ito na po ang ating unang pangungusap o linya. Ako'y hindi nga papayag mahagis ng isang hama. Ito, mga pagpipilian. Siya hindi mapagdaig sa takot. Siya hindi papayag na matalo kahit sino. Siya hindi papayag na uyamin ng kahit na sino. O siya hindi mapapataig sa pagsubok na kinakaharap. Ayan, ito ba ay letrang A, B, C, O, D? Ayan, i-type nyo lamang ang inyong mga sagot sa ating comment section. At may sagot na po agad. Letter B, sabi ni Richard. Ayan, salamat Diyos. Siyempre kay Elika May Cortez. Ayan, bago po itong mga tutis. At si Ramiel, hello sa iyo. At meron din tayong
Chuti, si Immaculate Chrysostomo. Ayan, may letter B na mga sagot. Si Josa, si Kerubin, at si Julian. Tignan natin kung letter B nga ba. Aba, napakahusay talaga. Talagang nag-review kayo, no? Siya nga ay hindi papayag na matalo na kahit na sino. Susunod. Ang prinsipe kung hindi man isang taong sadyang banal, pagtawag sa kalangitan, hindi nakalilimutan o nakakalimutan. Ito nga ba ay A? Siya ay nananalangin sa iba o hindi nananalangin sa iba sapagkat siya ay banal. Siya ay kailanman na hindi makakalimot na manalangin. Siya hindi nakakalimot sa pagtawag sa may kapal. O kahit ang prinsipe ay nakukuha rin tumawag sa Panginoon at manalangin. Ayan, parang halos lahat yata ay tama ang sagot, pero isa lang po ang pipiliin ninyong mga tsutis, ha? Sa number 2 o sa ikalawang bilang na po tayo. Ayan, ano kaya sa tingin nyo ang pinaka hudyat o pinaka malapit na pahiwatig batay sa ating binasang korido? Ayan, may nagsagot ng letter A. Ayan, may nagsagot ng letter C. Ayan, madami din mga iba-ibang mga reaksyon ng ating mga tsutis. Ayan, sabi ni Josa, C, may B, may letter D. Ayan, si Kerubin at si Shimari at si Richard at si Julans. Ayan, tingnan natin kung ito nga ba ay kahit ang prinsipe ay nakukuha rin tumawag sa Panginoon at manalangin. Siyempre, letter D yan. Ayan, may 2 points na kayo mga tsutis, ha? Sa pangatlo, sila nga'y naging talunan na daig sa karunungan ng haring aking magulang. Bato ang kinahanganan. Ayan. Ayan. Ano kaya ito? Medyo mahaba din ang pagpipilian. Ito ay patungkol nga kay Haring Salermo na nasa posisyon lalo na ng mayaman at minsan naging mapang-abuso. Ito nga ba ay nadaig niya maraming tao dahil sa siya'y matalino. Nagawa niyang ang kanyang kapangyarihan, no? Dahil siya ay nasa kapangyarihan, ano mang maibigay niya kahit ito pa ay nangangahulugang pagkasawi. O gaya ni Haring Salermo, ano mang bagay na nanaisin niya ay tiyak na makakamit niya kahit haring man ng, o harangin man ng sibat. Ayan, may mga sagot na ng letter D kanina. Ayan, pwede pa kayong humabol ng inyong mga sagot sa ikatlong bilang na po tayo. Ayan, syempre meron din tayo mga iba-ibang mga reaksyon ng ating mga tsutis, ano? Syempre meron din mga nagsagot ng letter A. Ayan, may letter C. Ayan, iba-iba ang kanilang mga sagot, no? Mukhang nahirapan yata sila sa pangatlong bilang natin. Ayan, tignan natin ano nga ba ang ugali ni Haring Salermo. Ayan, sabi ni Kerubin, letter C daw. Tama, ako na. Madaling yung naiintindihan ng ating pagpapahiwatig, ano? At syempre, may mga nakatama din naman si Richard at si Josa. Ayan, very good. Sa ika-apat, handa niyang ipapatay ang prinsipeng si Don Juan maging ito'y kasalanan at laban sa karangalan. Ayan, ito nga ba ay kahit na anuman ang kanyang katungkulan, hindi siya mag-aatubiling patayin si Don Juan. Yung ito man ay kapalit ng kahiyan. Ito ba ay tatanggapin niya ang hiya, mapatay lamang si Don Juan o wala siyang pakialam kung anong mangyari sa kanya. Mapatay lamang si Don Juan. Ayan. Mukhang maigpit yata itong Haring Salermo natin sa ating korido. Ano? Ano kaya sa tingin ninyo ang pahiwatig sa ika-apat na talata ng korido? Ayun. Meron din mga nakatamang kaninang letter C. Ayan. Meron pa bang mga hahabol na mga sagot? Ayan. May letter A. Ayan. Meron din kaya mga ibig sabihin itong mga pahiwatig na ito. Tingnan natin mamaya habang lumalalim pa at umiigting nga ang lahat ng mga pagsubok. Hindi talaga nauubusan ng pagsubok si Don Juan. Kaya ipakita natin kung ano nga ba ang tamang sagot. Sabi ni Mark Platon, letter C. Ayun, ang tamang sagot, letter A. Ayan, nice try po sa ibang mga nahula. May letter B, may letter A. Ayan, nice lang yan mga tsutis. Dahil nga, kahit ang kanyang katungkulan ay napakataas, hindi nga aatubiling o hindi siya magdadalawang isip na patayin si Don Juan. At syempre, ang panghuli, kabataan, palibhasa, pag-ibig ay batang bata sa apoy ng bawat nasay, hinamak, pati luha.
Ang tao ay ginagawa ang lahat para sa pagmamahal, to by letter A. Lahat ay iniiwan para sa pag-ibig. Ang tao ay gagawin ang lahat, masunod lamang ang pag-ibig na nararamdaman o lahat ay ginagawa ng tao mapusok sa pag-ibig. Ayan, meron din mga nag... Ayan, tama din ang sagot ni Shimari, ni Gloria Katapang. At syempre si Julan. Ayan, nice try din, anak. Ano? Ayan, ano kaya sa tingin ninyo ang pahiwatig ni Haring Salermo sa pag-iibigan nila Don Juan at Maria Blanca? Kaya siya nagtatagumpay sa lahat ng pagsubok. Nako, mukhang umuulan talaga ng pag-ibig ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Ano? Kaya, tingnan natin, ito nga ba ay letter D? Ayan, meron din mga nagsagot ng letter A. Hati-hati ang kanilang mga opinion. Sabi ni Kerubin, letter D. Ayun, napakahusay talaga. Lahat talaga ay ginagawa ng mga tao mapusok sa pag-ibig. Ayan, tama ang hula mo, Diyos. Ayun. Siyempre, napakahusay talaga. Talagang kayo ay handang-handa na maglakbay sa ating pagpapatuloy na pakipagsapalaran. Pero kamustahin ko lang kayo, ano? Kung ano kaya ang pakiramdam ninyo batay sa bawat linyang ating binabato, gamitin lamang ang sariling interpretasyon at ibahagi nyo naman ang inyong nararamdaman sa pamamagitan ng emoticons. Pwede ito ay malungkot, pwede man ito ay nag-aalab ang pag-ibig. At syempre, kung kayo'y masaya, ayan, type down lang kung ano yung mga emoticons o mga emojis sa inyong mga keypad. O pwede yung isulat ang sad, happy, o heart sa inyong comment section. Para sa, ayan, ito ipapakita na natin, ano. Walang bagay na hindi kayang gawin ng tao mapagmahal ng taimtim. Ang masamang pakana ay nagsusupling ng maling gawa. Ang pusong may masamang hangarin ay hindi magwawagi. Ano kaya pakiramdam ninyo ngayon? Kung wala kang bagay na hindi kayang gawin, eh kung ikaw man ay umiibig ng tapat at totoo, ikaw ba ay masaya ba? O may malungkot? O ikaw ba ay nag-aalab ang pagmamahal? Ayan, nararamdaman nyo ba na ang masamang pakana ay nagsusupling na maling gawa? Ayan, meron ako nakikitang nag-heart. Ayan, may mga umuulan ng puso. At ang puso may masamang hangarin ay hindi magwawagi. Ayan, umuulan din ng puso. May umuulan din ng smile emoji. O masaya ba sila? At meron din silang kaunting nararamdaman mga hugot. Ayan, meron din ako nakikitang sad o mga malulungkot na mukha. Ayun, meron din talagang hindi natin maiiwasan na maging maramdamin. Ano? Kaya, tingnan natin ano nga ba ang hudyat ng mga pakiramdam na yan sa bawat hamon na hinaharap ni Don Juan. Kaya, ito ang ating mga kaalaman na mga salita na ating babaunin sa hapon na ito. Unang-una, nais ang hari na itapat ang tamang-tama sa kanyang durungawan na bundok. Ang ibig sabihin ng durungawan ay bintana. Pinaandar ni Maria Blanca ang bundok patungo sa gitna ng karagatan at ito'y naging muog. Ang ibig sabihin ng muog ay isang matigas na bato o pader. Isang kabayong mailap at malupit ang nais itong paamuhin ng prinsipe. Ang ibig sabihin ng mailap ay mahirap makuha o mahirap mahuli. Kapag umalmang kabayo ay kailangang dagukan at paluin. Ang ibig sabihin ng dagukan, o talagang napakadagok talaga, ang ibig sabihin lang yan ay suntukin. At ang panghuli, ang sumpa ni Haring Salermo ay batid na ni Maria Blanca. Natitiyak na o nalalaman na agad ni Maria Blanca ang kanyang ibinahaging sumpa. Alam nyo, ano kaya magiging sumpa nito ni Don Juan? Pagdating lamang sa pag-ibig, madali talaga siya nagbabago ng isip. Ano? Kaya tingnan natin ano nga ba yung mga nalalabi pang pagsubok. Kumbaga sa nakaraang linggo nga, mayroon na tayong dalawang pagsubok. Malaman nga natin kung ano nga ba yung unang pagsubok ni Don Juan sa kanyang paglalakbay at saka yung pangalawa. Yan, doon tayo nabitin. Ano? Kaya umpisaan natin sa ikatlong pagsubok. Ito nga ay ang bundok.
Kapag lalakbay niya sa hardin o sa kabundukan, pinatawag muli si Don Juan ng Haring Salermo. Sinabi niya na tapat siya sa pangakong sundin ng utos nito na nais niyang patumbasan ang kanyang kabiguan. Kaya tama lamang na bigyan siya ng isa pang hamon. Kumbaga sa huling hamon niya ay yung mahuli yung Negrito sa isang ilog. Ayan yung huli natin na talakay ni Tutor Micah. At ito naman, ang kanyang pangatlong pagsubok ay sa kanyang durungawang bintana, ang bundok ay dapat itapat sa tamang-tamang ayos. At kailangan din magawa ni Don Juan ang utos ng hari bago sumapit ang kinabukasan. Ako, agad-agad, meron na agad siyang iniutos. At kumbaga, sa kanyang iniutos, eh nagawa naman niya dahil pinawi ito ng prinsesa ang kanyang kalungkutan. Kaya madaling araw pa lang, naiwalay na yung kabundukan. Ito ay nagpahinga lamang ng saglit sa pamamagitan ng napalakas ng hangin ni Maria Blanca. Ang bundok na nasa tabi ng bintana ay napakalapit na. O, diba? Napakabilis lang, ano, ng mga pangyayari. At hindi sukat akalay ng Haring Salermo na magagawa ito ni Don Juan sa pinaka, o ito nga yung pinakamahirap na pagsubok, kumbaga sa una at ikalawa, yung pagtatanim lamang ng trigo na gawing tinapay, madali lang yan sa kanya. Sa pangalawa, ng panguhuli ng Negrito sa loob ng isang garapon, madali na niyang nagawa. Pero ito yung pinakamabigat na pagsubok na binigay sa kanya ni Don Juan. Ayun. Bigla ako nawala. Ayan. Siyempre, sa pagpapatuloy nga ng ating paglalakbay, eto muna ang tanong. Ano kaya ang pagsubok na ipapagawa sa kanya? Magagawa kaya ni Don Juan na magpatayo ng isang kastilyo sa gitna ng kabundukan? Ako, it's a yes or a no. Ayan, ano kaya ang masasabi ninyo? Mapapagtayo pa ba niya yung palasyo sa gitna ng kabundukan? Ito pa kasi yung isa pang pagsubok. At habang dinusubukan na po tayo ng kidlat, ayan, naririnig ko agad. Ayan, sabi ni Carlo Miguel, yes po. Yes na yes. Ayan. Siyempre, sumasang-ayon naman ang lahat na magagawa talaga ni Don Juan. Paano kaya ito nagawa may patayo ng kastilyo sa gitna ng kabundukan? Dahil ito na nga ang susunod niyang hamon. Ayan, ang ika-apat niyang pagsubok ay ang pagtayo ng isang magandang kastilyo na nasa gitna na ng karagatan at tinatayuan na ito sa bundok na sinasabi niya. Kailangan nagyan niya ng gulod na may pitong hanay at may mga kanya-kanyang pinanggol o panananggol ng kaharian o di kaya mga kawal na magbabantay sa kanya na may anim na baterias at bawat isa ay may kawal na nakasuot pang digma. O di ba? Napakahirap nga naman. Pero nagawa ba ito ni Don Juan? Siyempre may mga nagsasabing, opo, bakit? Paano kaya yon, Tutor Jessica? Ito na nga. Ikawalo ng gabi ay nakita o nagkita nga sina Don Juan at Maria Blanca. Sabi nga ni Mark Platon, sa tulong pa rin ng mahal na si Maria Blanca ay magagawa niya. Siyempre, mahal na mahal niya si Maria Blanca. Kaya pinagpahinga niya muna yung prinsipe at siya na yung nagpaandar ng bundok patungo sa gitna ng karagatan at naging muog ito na maganda. Pinatayo na agad yung lahat ng parte ng kastilyo. Talaga naman. Wow, magic. O, diba? Ang pagaganda talaga ng kinalabasan ito. At syempre, wait lang. Ito na nga. Ano kaya yung susunod na pagsubok? Syempre, meron na nga tayong apat na pagsubok na ipapagawa. Paano nga ba ito nagagawa ni Don Juan? Meron pa tayong tatlo pang pagsubok, ha? Madami talaga siyang inuwing pagsubok. Talaga gusto niya pahirapan si Don Juan. Parang maniligaw lang, ano? Bago ko muna mapasagot ang aking anak, syempre, ipapagawa yan sa'yo ng ama o ina ng kanyang minamahal. Ayan po ang tinatawag o nagagawa ng pag-ibig. Sabi ni Alrisa, lahat ay walang imposible. Sa ngalan po ng pag-ibig. Wow, sana all, no? May pag-ibig. At syempre, it's a matter of time naman para pag naghahanap siya ng, ayan, sabi ni Carlo Miguel, pagpapahanap po yung sing-sing sa gitna ng karagatan. Nako, ano kaya ang
epekto nito sa inyo, ano, kung ano nga ba yung pinagawang pagsubok. Ito nga marahil ang pinakang mahirap na pagsubok bukod pa sa pagpapatag ng bundok. Siyempre, pagpapatay ng kastilyo. Ito naman ang susunod. Ang diamanteng sing-sing. Ayan, tumama din si Carlo Miguel. Ano, ikalima ng hapon ay muli niyang pinasundo si Don Juan ng Haring Salermo at nais niyang alisin ng kastilyo at ibalik sa dati ang lahat. Sa pamamagitan pa rin ni Maria Blanca ay natupad ang kanyang utos. At ito na nga, inilapag na niya ang may wagang sing-sing. Ano kaya ang meron dyan sa sing-sing na ito? Ito. Muli niya pinatawag at sinabi niya na paglalakad patungo kastilyo, nahulog pala niya yung sing-sing sa karagatan. Kumbaga, sinasadya niya din ito para masubukan naman ni Don Juan kung talagang naghahanap siya o magagawa niya yung lahat ng sing-sing na sa kabila ng kanyang kalungkutan, eh, nandyan naman lagi si Doña Maria Blanca na handang tumulong sa kanya. Sa ganitong oras ay pinagpahinga niya si Don Juan na nasa banyong paliguan pala nung gabing iyon. At syempre, eto na nga ang isa pang tanong, eto na. Dahil alaman na natin na maghahanap siya ng kanyang diamanteng sing-sing, makukuha kaya ni Don Juan ang nawawalang sing-sing at ano kaya o paano kayang paraan makukuha yung sing-sing sa gitna pa ng karagatan ito, ha? Napakahirap talagang hanapin itong sing-sing na to. At syempre, hello din kay Kauri Hobita watching from FBNHS Davao City. Ayun, at may nagsabi nga naman ng oo, syempre. Paano kaya? Ano kaya ang magiging anyo naman ni Maria Blanca sa pagkakataong ito? At marami din namang nagsabi na tatagta rin si Maria Blanca. Makukuha niya dahil tatagta rin nga si Maria Blanca. Paano kaya natagtad si Maria Blanca sa kwentong ito? Ito, sa pagpapatuloy nga natin. Ayun, naging isda pala si Prinsesa Maria Blanca at sumisi dito sa ilalim ng karagatan at naghintay ang prinsipe, ngunit siya ay nakatulog. Kung bakit nga naman nakatulog? Siyempre, sa sobrang pagod nga ni Don Juan sa kakaantay kay Maria Blanca na makuha yung sing-sing, hindi na lang namalayan na umahon na si Maria Blanca na patampata at nagalit siya dahil hindi niya magawang tiisin ng prinsipe na makuha siya. Kaya lang, ito ang nangyari. Sa pagkakataong ito, tinadtad ni Don Juan si Maria Blanca, tumalsik ang isang daliri. Ayan, ano kaya meron sa daliri ni Maria Blanca? Patya na may hawak ng diamanteng sing-sing. Subalit, wala na pala itong hintuturo. Ito yung hintuturo, di ba? Tama ba akong mga cuties? Ito nga yung hintuturo. Ito yung hinlalaki. Na, bagamat, ito yung naputol eh. Yung hintuturo niya ang nawawala. At naibalik din kay Haring Salermo ang nawawala itong diamanteng sing-sing. At ito na nga yung naging hudyat sa isa pang pagsubok ni Don Juan. Tingnan nga natin kung talaga bang ano nga ba yung panghuling pagsubok sa kanya? Ito yung kabayo na sinasabi na pinatawag niya si Don Juan upang muling utusan ng hari. At ito ang twist, ha? Ito yung twist natin. Ang itsura ng kabayo na kanyang paamuhin ay walang iba kundi si Haring Salermo mismo. Hala, nalaman na lang ito ni Maria Blanca na siya pala ay isang nag-anyong kabayo. Hala, nagkaroon ng magic ulit. At ang pamigil at ang renta ng dalawang kapatid niya ay isa ang preno. Ayun. Kumbaga, may kakuntsaba pala siyang mga kapatid. At tinuruan din ni Maria Blanca na pamamaraan kung paano niya mapapaamo ng kabayo. Ayan, ha. Meron talagang kakaibang mahika ang kanyang amang si Haring Salermo. Kaya tignan natin kung ano nga ba ang susunod na nangyari sa pagpapaamo ni Don Juan sa kabayo. Kapag umalma ang kabayo ay kailangan dagukan at paluin. Ito na nga yung pamamaraan paano niya paaamuhin ang kabayo na hindi pala niya alam si Haring Salermo pala yung kabayo. Allah! Paano kaya yon? Kapag lumuha na yung nagbabagang mga mata, ay saka lang pipigilan ng preno at ang renda
at nagawa na lahat ni Don Juan ang kanyang sinabi sa kanya. O di ba napaka basic lang, no? Sa pagbabalat kayo pa lamang ni Haring Salermo ay madali na niyang nagawa yung pagsubok na ito. Bagamat ito yung pinakamahirap sa lahat eh. Paano mo papipigilan itong kabayo na hindi pala niya nabatid na siya pala ang nasa likod ng pagsubok na ito. Ayan, tama si Kerubin, nagbalat kayo si Haring Salermo bilang isang kabayo para sa pagsubok ni Don Juan. Kaya ito na nga yung susunod na tanong. Ano kaya? Mangyayari kung pumayag kaya si Haring Salermo, ayan, sa kabila ng pitong pagsubok, pumayag na kaya si Haring Salermo na makapasok na si Don Juan sa kanilang palasyo. Ayan. Tingnan nga natin kung pumayag na nga ba siya. Pinagawa na siya ng pitong pagsubok. Ano kaya ang magiging sagot ni Haring Salermo? Ano kaya magiging kahinatnan? O, pero meron pa rin sorpresa yan. Tingnan nga natin, ano nga ba magiging sorpresa nito? Ayan, meron din mga nagsasabi ng opo. Ayan, makukuha po. Ayan, kanina po yan. At syempre, sabi ni Aliana Shane, opo, gagawin niya yan para sa mahal niya si Maria Blanca. Siyempre, pag mahal mo talaga yung isang tao, hindi talaga natin may iiwasan na sundin na lang yung gusto niya. No? Parang nakarelate din ako doon. No? Nung panahon na ba ng panliligaw pa lang, siyempre, hindi ko sasabihin kung sino yung naligaw sa akin. Hindi ko sasabihin. Kumbaga, may nagluto niya ako ng pagkain, hinahatid sundo niya ako. Siyempre, hindi ko naman sasabihin yung pangalan. Ayan, eto na nga yung mga senyales kung paano manligaw batay sa nabasa nating koridor na pwede din natin ihalaw sa totoong buhay. Kumbaga, sa paghihigpit man ng magulang natin, syempre, may ipapagawa ko sa'yo. Kailangan gawin mo to sa abot ng iyong makakaya. Syempre, sabi din ni Aliana, opo, ayun, madami din talagang sumasang-ayon, ano? Syempre, eto na kayong panghuling pagsubok. Akala nyo, pito yung pagsubok, no? Meron pa palang pagsubok na kailangan niyang gawin. Pagpili na may wagang pinto. Ayun. Kumbaga, pinatawag niya muna si Don Juan, ni Haring Salermo, at eto na nga, binigyan na nga siya ng pagkakataon na pumili. Ano kaya ang pintuan? Ayan, dahil nasiya naman si Haring Salermo, sige, papipiliin kita. Ino-opera kita ng tatlong pintuan na merong tatlong prinsesa sa loob nito. Ala, ito na nga pala ang pinaka-exciting part. Ayan ang sinasabi natin sa isang palabas. Ano? Kumbaga, sa kanyang panahon, pinagkaloob na nga yung gantimpala, pero hindi niya alam, pinapili siya ng hari kung sino sa tatlo niyang anak ang nais niyang pakasalan. Hala, mahirap talaga mag-decide. Siguro kung papipiliin ako, sino kayang pintuan yan? Siyempre, dun ako sa totoong tapat na nagmamahal. Siyempre, dinala siya sa tatlong silid. At meron itong palatandaan. Ayan, meron din itong butas sa pintuan at nakalitaw lamang ang hintuturo ng tatlong prinsesa. Eh, naisip pala ni Don Juan, eh, ang hintuturo ni Maria Blanca ay naputol. Ayun, sabi ni Carlo Miguel, may palatandaan na siya na makakapili na siya ng kanyang minamahal sa pamamagitan lang ng kanyang hintuturo. Ayan, tingnan nga natin kung kanino kayang pintuan ang pinili ni Don Juan. Ayan. Ano kaya? Pang ilang pintuan kaya? Kasi meron itong pitong pintuan. Ano kaya ang pipiliin ni Don Juan? Batay sa palatandaan na ating natalakay, ano? Ito ba? Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, o panglimang pintuan. Ayan. Siyempre. Excuse me po. Ayan, meron talagang palatandaan yan. Kaya malalaman din ninyo kung sino yung pinili ni Don Juan na talagang hindi niya binitawan yung kanyang pangako na siya ay iibigin. Ayan, sana all may forever, ano? Ayan. Siyempre, tingnan natin. Ito na nga ang pagtakas ng prinsipe at prinsesa sa Reino de los Cristales. Ayan, sa tingin nyo ba, sino yung napili niya? Siyempre, ang pintuan ni
Maria Blanca. Ayan, pinili niya yung ikatlong pintuan sapagkat naging palatandaan nga niya ang naputol na hintuturo. Ayan, tama yung pangatlong pintuan. Siyempre, hindi niya akalain na mapipili ngayon, pero wala na siyang nagawa. Kaya, gumawa na naman ulit siya ng isa pang plano para din tong si Don Pedro. Ang daming plano na kailangan niyang pigilan yung kanyang anak na makatakas sa kanyang bitag. Para mapigilan din niya na pakasalan si Maria Blanca, eh gumawa siya ng kasulatang nagsasad na ipapadala sa Inglaterra si Don Juan upang ang munsong kapatid ng hari ay mapangasawa ng prinsipe. At ito na nga, binigay na nga yung sumpa sa kanya sa kanilang pagtakas na sa iyong muling pagbabalik sa kaharian ng Verbania, ikaw ay makakalimot at magpapakasal sa ibang prinsesa. Ayan, para mabubura na niya yung alaala dyan ni Don Juan. Pero ito na nga. Naku, ito na nga mga chuties. Ano nga ba ang hainat na ng ating kwento? Magtatagumpay kaya si Haring Salermo sa kanyang ipinataw na sumpa kay Don Juan? Naku, talagang si Don Juan, ang daming yung challenge, ano? Pero nagawa ba niya ito? Malalaman na lang natin sa pagtatapos. Ayun, syempre may mga sumasangayon, pero bibitili ko muna kayo sa parting ito. Bagamat meron pa tayong panghuling linggo na ating babalikan sa susunod na linggo, eto muna ang ating huling parte ng ating korido. Ayan. Syempre, bago muna tayo matapos, isaisip muna natin ibang naidudulot ng pag-ibig sa ating lahat. Kaya natin gawin ang mga imposibleng bagay, mga imposibleng mga pangyayari, imposibleng pagkakataon, alang-alang sa taong pinagkalooban mo ng iyong puso. Ayun. Hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Kumbaga, nasa kasabihan na yan. Maging ang ating mga magulang na hindi natin malaman kung talagang overprotected talaga ang ating mga magulang. Eh, kailangan sundin pa rin natin ang pinipintig ng ating puso. Kaya pusuan nyo naman kung handang-handa na kayo sa ating isa pang pagsubok. Ayun, heart react naman dyan kung kayo pa ay nakatutok sa mga oras na ito sapagkat dadako na po tayo sa isa pang pagsubok. Basahin at unawain na mabuti ang bawat bilang at piliin lamang sa loob ng kahon ang wastong sagot. At isulat lamang sa inyong comment section. Comment down your answer. At ang pagpipilian nga ay, eto na nga, may isda, may singsing, bundok, Inglaterra, pinto, at si Don Juan. Ano kaya yung salita dyan na nagpagulo sa ating choices? Ayan. Umpisaan natin sa unang katanungan. Ito ang nais pagtapat-tapatin ng hari sa durungawan ng palasyo. Ito ba ay isda, singsing, bundok, Inglaterra, pinto o si Don Juan? Ano kaya ang sagot sa unang bilang, ha? Huwag niyo kakalimutan, lagyan ang bilang ang inyong mga sagot. Ayan, sabi ni Carlo Miguel, bundok. Ayan, at karamihan sa mga sagot nila ay bundok. Ayan, si Karubin, si Kaori, at si Aliana, si Julans ay nagpaulan ng puso. Ayan, tingnan natin kung talagang bundok ang sagot. Ayun, bundok nga. Tama din si Karubin, si Joss, at si Gloria. Para sa ikalawa, ito ang bagay na pinapahanap ni Haring Salermo kay Don Juan sa ilog o sa gitna ng karagatan. Ayan. Ano kaya ang bagay na yan? Ito ay pinusuot. Siyempre, sinusuot to, ha? Ng mga mag-asawa, pwede rin mga nag-engage na. Ayan. Siyempre, ang sabi ni Carlo Miguel, ayan, tama din si Samantha, si Aliana, si Julan, si Gloria, at si Alrisa. Sing-sing! Totoo bang may sing-sing? Ayan, meron nga. Sing-sing nga ang tamang sagot. At tama din si Julan at si Gloria. Sa pangatlo, ito ay naging anyo ni Maria Blanca upang matulungan si Don Juan sa paghahanap ng singsing. Ano kaya ang naging anyo ni Maria Blanca sa ikatlong bilang? Kaya siya nakakuha ng singsing. Ayan, singsing din ang sagot ni Mark Platon.
Si Julan, ang sabi niya ay isda. Si Arisa, isda. Yan, si Carlo Miguel. Ayan, si Samantha, isda po. Ayan, isda nga. Talagang nagugutom na ako sa pagkakataong ito. Ano? Ayan, isda. Naging isda po si Maria Blanca sa kwento o sa korido. Ayan, ito ang bagay na pinapili ni Don Juan kung sino sa kanyang tatlong anak ang nais niyang pakasalan. Ano kaya ang pinapili sa kanya? Ayan, syempre may mga nasisigdagsaan pa mga sagot. Ayan, meron ding nagsagot ng pinto, sabi ni Carlo Miguel. Talaga napakabilis ng daliri ni Carlo. Ni Mark Platon, tama din. Si Carlo Miguel, si Kerubin, si Aliana, pinto. Ayan, pintuan nga ang sagot. At syempre sa panghuli. Ayun, wait lang. Yeah, dito sa bansang ito pinadala si Don Juan upang ang bunsong kapatid ng hari ay mapangasawa ang prinsipe o prinsesa. Ayan, sino kaya ang bunsong kapatid na ito? Syempre yung naghihintay na lamang na si Leonora. Nako, sino kaya ang pakakasalan niya sa huli? Ayun, syempre Inglaterra. Tama ang inyong mga sagot, Inglaterra nga. Ayun, sabi ni Kerubin, ni Aliana, ni Gloria. Ayan, at dyan na po tayo nagtatapos. At ito ay napakasimple lamang ang ating pagsubok na kinaharap. Ito ay may dadalhin na aral na kailangan paglaban din natin ng ating minamahal. Kaya ang hamon ko po sa inyo mga shooties, ayan na, para sa ating pagpapakitang obra sa huling linggo ng Ibong Adarna. Ito na nga, may mga nakakuha ng 5 over 5. Nakakatuwa naman mga shooties, pagbati din sa inyo. Ito, maghanda na kayo ng script. Maikli lamang na script at ito ang kailangang eksena, no? Na kanyang tapat na pagtupad sa pangakong binitawan kay Maria Blanca sa kanilang pagtakas. Na parang may binitawan siyang pangako pero meron palang kakaiba. Ayan lang po yung synopsis o scenario pala na kailangan yung gawan ng dialogue o ng script sa pamamagitan nga ng kahit ito'y sa dulaning nyo o pwedeng tapatan ninyo ng musika, maaari yan.